tanong sa lahat ng mga members na makukulit. Paulit-ulit yung tanong, sige, gawin na lang natin ang presentation. Ito. Para po to sa lahat ng mga kapamilya natin. Sa lahat po nang nag-donate dati sa old system mula May 8, 2019 papuntang June 7, 2019 ay sila lang po ang nakapasok sa new system. At lahat na nakadonate mula May 7 pababa ay maghintay lang po ng 4 to 6 months kasi po naka-freeze pa po yung pera sa old system doon sa bangko. Sana po ay maintindihan po natin. Hindi po magagamit yung pera sa old system kasi nga po naka-freeze pa, hindi magagamit sa negosyo. At ano ibig sabihin ng May 7 pababa para maintindihan po talaga? Ibig sabihin ng pababa or paatras, May 7, 2019 paatras ng April, March, February, January, paatras po yan, di ba? Sila po ay di napasok sa new system. Again, sila po ay di napasok sa new system. Sa bumabangon pa po tayo mula sa ating pagdapa, yun lang po ang hiling sa atin ni Pastor Joel para po tayo ay makausad sa ating tinatawag na new system. Again po, sana po ay maintindihan po natin. Ano dapat gawin pagpasok yung form mo sa new system? Halimbawa, May 8, 2019 ang date mo. So pasok yan sa new system, di ba? Bumalik ka sa October 8 para i-update at palitang new form ang old form mo. Isa pang halimbawa, kung nakadonate ka ng June 3, 2019, balik ka sa October 3 para i-update at palitan ng new form ang old form mo. So sa lahat po ng napasok na old account dito sa new system, sila po ay tatanggap ng tinatawag nating profit sharing sa new system by the month of November. So again, monthly po yan. Wala na po tayong patulog. Again, paalala po sa lahat. Iniulit ko po ito. Sana ilagay sa ating utak at isipan sa new system, hindi na po donation at blessing ang term na gamit. Ang tama po ay deposit at saka profit share. Hindi rin pwedeng gamitin ang tinatawag nating pay-in at saka pay-out kasi ang gumagamit po ng term na mga ganyan, pay-in at pay-out, yung mga taong utak tilis at utak talangka. Again, sana po ay maintindihan natin, deposit at profit share. Sa March 2020, mga kapamilya, ay magkuklose na dapat ang book ng old system. Kaya ibibigay lahat ni Kapa kung ano ang para sa inyo. Konting hintay at pag-unawa lang po para sa atin itong lahat. Babangon tayo mula sa pagkadapa kasi lahat ng nagsilabasan ng investment scheme, hindi naman tayo investment scheme, nadamay lang tayo. Tayo lang ang lumaban, yung iba lumayas na. Para mas maunawaan nyo lahat, kung nasa Pilipinas ka lang, punta ka na lang sa branch kung saan ka member. Kung may mga tanong ka pang hindi mo talaga maintindihan. Again, salamat po. At ito pa, huwag natin po masyado isipin ang sarili natin. Minsan ba naisip nyo kumustahin si Pastor Joel at saka at ang kanyang pamilya? Ang iba kasi, puro pera-pera lang. Matuto sana tayong maging mabuting tao. Isipin ang iba, unawain ang sitwasyon. Again, sasabihin ko po, together we stand, divided we fall. Ibig sabihin po niyan, kung tayo ay nagkakaisa, tayo po ay tatayo. Pero kung tayo ay watak-watak, tayo po ay babagsak. We love Kapa, go Kapa, Huay Serrano. Again, kagaya po na sinabi ni Pastor Joel sa ating mga miyembro, if God is with us, who can be against us?